Matiyagang naghihintay ang ilang pasahero sa Northport Terminal para makauwi na sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong magpapasko. At may unang balita live si James Agustin. James. Bang, good morning. Ilan na lamang yung mga natitirang pasahero dito sa labas ng Manila Northport Passenger Terminal. At karamihan kasi doon sa mga naghihintay dito kagabi ay nakasakay na doon sa barko na aalis na dito sa terminal ngayong umaga. Karamihan naman doon sa mga pasahero na kinakausap ay uuwi sa kanilang mga probinsya para doon magdiwang ng Pasko kasama ang kanilang pamilya. Kaninang madaling araw pa sana nakasakay ng barko si Josephine pauwi sa Bacolod. Dahil kulang ang pambili ng tiket, nagtitiis na muna siya sa labas ng Manila Northport Passenger Terminal. Halos isang taon din siya nakipagsapalaran dito sa Metro Manila bilang kasambahay dahil sa pandemic. Miss ko na yung anak ko eh. Magpapapasko na kasi, wala ko pira. Hindi ko na kaya kasi. I miss ko na yung mga pamilya ko. Posibleng makabiyahe na si Josephine mamayang gabi matapos may magmagandang loob na nagbigay ng pandagdag sa kanyang pamasahe. Mula naman sa Isabela si Jezebel kasama ang kanyang live-in partner. Pareha silang nawala ng trabaho. Pauwi sana silang Palawan pero nagparebook na ng biyahe sa Miyerkules dahil kulang pa ang kanilang dokumento. Ang problema, wala na raw silang pera kaya magtitiis na lang sila sa labas ng terminal. Kasi nga yung pinang additional namin na papasahe, inutang ko pa po sa Isabela sa yung milyari ng bahay. Kaya wala po talaga. Kasi sabi ko sa kanya, kahit sa gabi lang tayo kumain, okay lang. Kasi nga kailangan namin magtipid, Miyerkules pa. 50-50 pa kami, sir, kumakasakoy kayo ng tugas sa Miyerkules kung di ma-approve yung ispas namin. Kung may umuwi para makasama ang mga kaanak sa darating na Pasko, si Jimmy nagluluksa dahil namatay nitong Miyerkules ang kanyang asawa matapos ma-stroke. Kagabi pa sana siya nakabiyahe pa Iloilo, pero kulang din ang kanyang pamasahe. Sakit po sa mawala na asawa po. Sakit talaga. Yun na po, hindi ko nakayanin yung problema na naharap ko ngayon. Samantala, Ivan, dito sa labas ng Northport Passenger Terminal, ilan lamang yung mga pasahero ngayong umaga. Yung iba pa dyan, tulad ng mga nakatay na nakikita nyo, bagong dating po yan, kahit mamayang gabi pa yung biyahe nila. Yung schedule ng St. Michael ay darating mamayang alas 10 ng umaga, saka yung mga pasahero na galing Dumaguete at Zamboanga. Yun din yung sasakyan ng mga pasahero na biyahe namang Iloilo at Bacolod, mamaya ding alas 10 ng gabi. Paalala naman doon sa mga magtutungo po dito sa terminal, siguraduhin na kompleto po yung requirements tulad na lamang ng S-Pass, maging yung vaccination card para hindi na rin maabala at hindi na rin kayo ma-stranded dito sa labas ng terminal ng ilang araw at makipag-ugnayan din sa LGU ng probinsya na inyong pupuntahan. Yan muna unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.